Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul ng CreepyMc Pancit. Iniimbitahan po kayong mag-like and follow po sa ating official Facebook page, ang CreepyMc Pancit Stories. Lahat po ng kwento natin sa YouTube channel natin is i-upload ko rin po sa Facebook page na ito. So, yung mga walang panload na pang YouTube is pwede po makapag-Facebook. Pwede nyo pong makapakinggan dito. And by the way, guys, malapit na po tayo mag 300k subscribers. So, mamimili po ako ng mga lucky winners po doon sa Facebook page na yun. At syempre, dito rin sa ating CreepyMc Pancit YouTube channel. So, ano pang hinihintay nyo? Please like and follow sa ating Facebook page na CreepyMc Pancit Stories. And subscribe naman po. Click nyo po yung notification bell dito sa ating YouTube channel na CreepyMc Pancit. Pag nag 300k na po tayo subscribers, mamimigay po tayo ng mga giveaway. So, yun lang. Muli, iniimbitahan ko po kayo mag-like and follow sa CreepyMc Pancit Stories. Yun lang, sana po yung magustuhan niyong kwento sa araw na ito. Hello Sir Paul, ako si Warod. May gusto sana akong ibahagi na kwento namin ng mga kaibigan ko. Ang totoo niyan, natatandaan ko pang lahat na nangyari kahit matagal na. Taong 2001 pa kasi nangyari sa amin to. Sa Batangas ako nakatira noon. Itago na lang natin kung saan sa Batangas. Mahirap na. Isa po akong binatilyo na walang umpag sa mundo noon. Paalamunin ng magulang. Madalas, nagpapasaway pa. Sa madaling sabi, isa akong sakit ng ulo ng mga magulang ko. Mabuti na lang talaga. Mabait at matatalino yung mga ate at kuya ko. Kaya balance lang. Madalas akong gumala kasama ang mga barkada ko. Isang gabi ng Lunes noon, meron kaming nadaanan na bahay. Hindi naman dapat kami mapapalingon doon. Kung hindi lang sana namin nakita yung babae maganda sa bakuran. Tumingin-tingin muna kami sa paligid. May iba namang mga bahay doon, pero may mga agwat. Madilim na rin na konti, kaya malakas ang loob namin na sumilip. Yung babae kasi na yun, nagiinom po na mag-isa. Base sa nakita namin, 4 kantos atang iniinom niya. Wala siyang pulutan, puro lang talaga yung iniinom niya. Paalis na sana kami. Nung makita namin, nang biglang bumulag tayong babae. Si Larry ko yung unang nakaisip. Natulungan namin babae. Base kasi sa pag-oobserba namin sa bahay, parang wala namang ibang tao doon. Nang tumayo si Larry ko, sumunod na lang po kami. Nag-alala siya na baka na paano na yung babae. Paglapit namin, doon lang namin nakita kung gaano kaganda yung babae. Parang wala ka lang makikita ng ganong klase ng ganda. Perpekto yung mukha. Malidiwata talaga. Bukod doon, ang kinis at ang puti pa. Nakakapanayo ng balahibo yung kaseksiyan. Sa tansya namin, mas matanda siya sa amin ng ilang taon. Pero kung ako yung tatanungin, mas ayos yun. Pinagtulungan po namin buhatin yung babae. Nakatulog na siya. Sobrang lasing. Purong gin ba naman yung iniinom? Sigo kami ng sigo sa bahay. Pero wala namang natugon. Kaya pinasok na lang po namin yung babae. Pinahiga agad namin siya sa may papag. Pagkatapos, niligpit na rin namin yung mga pinag-inuman niya. Habang nakahiga yung babae, mukhang pare-pareho kami nang naisip noon. Nakatingin kaming lahat sa dibdib ng babae. Kita kasing hiwa niya. Medyo malawang kasing suot niya. Tapos parang makintab na saig din yung hita. Wala naman kaming masamang balak noon. Hindi naman kami mga rapist. Parang gusto lang namin titigan yung babae. Nagsitayuan na nga yung mga karigada namin noon. Dahil wala naman kaming gagawin noon at baka mapagbintangan pa, umalis na lang kami. Pero bago makalabas ang bakura nila, biglang tumayo yung babae at nagpasalamat. Pag-ewang-ewang pa, sinabi niya sa amin na bumalik daw kami kasi gusto rin niya kaming makainuman. Tuwang-tuwa ang mga gago kong kasama. Siyempre kasama na ako doon. Medyo malayo na sa amin yung bahay ng babae. 2 barangay kasi ang kailangan mo lagpasan. Pero kaya naman siyang lakarin. Lalo pa, meron kaming matinding dahilan. Kinabukasan din ang gabi,
Inaganda na kami. Kunwari mapapadaan lang kami doon. Pero ang pakit talaga namin, makausap yung babae. Hindi na rin namin nalaman yung pangalan niya. Mga bandang alas sa isang gabi, nakarating na po kami. Wala ng tao noon kasi maaga pumapasok ng bahay yung mga tao. Wala siya sa lamesa kung saan una namin siya nakita. Pero maya-maya lang, lumabas siya ng pinto at nakita naman namin siya kaagad. Nang tawagin niya kami, hindi na kami nagdalawang isip. Kunwari pa kaming hindi namin siya kilala. Siyempre para hindi kami mahalata. Wala pa kaming sinasabi. Naglabas na agad siya ng gin tsaka tubig. Niyakag niya kaagad kami na mag-inom. Tumangki naman yung mga kasama ko. Karamihan kasi sa amin, hindi umiinom ng gin. Pero ang isa sa amin, nagdala ng kalamansi. Natutunan kasi niya sa tatay niya na kapag iinom ng gin, kailangan may kalamansing tubig ni Chaser. At si Papi ang barkada namin na yun. Pagkakita ng babae sa kalamansi, para siyang nabahala. Nag-iba kasing itsura ng mukha niya. Sinabihan si Papi na hindi raw kailangan ng kalamansi. Pangito kasi yung lasa. Napauuna lang si Papi. Tapos, binulsa ulit niya yung kalamansi. Yung babae, masyado mapilit na painumin kami. Inaakit niya kami. Lalo na ako nakakatabi niya sa upuan. Alam namin hindi talaga namin siya kilala. Pero kakaiba kasi yung excitement nung nandoon kami. Kaya hindi na rin namin napigilan. Nangyari na nga nangyari. Napilit niya kaming uminom ng gin. Kahit man lang pulutan wala. Unang shot pa lang namin, nakaramdam na kami agad ng hilo. Hindi naman kasi kami talaga malakas mag-inom ng gin. Tapos yung mga tiyan namin, parang nag-alboroto na rin bigla. Hindi naman kami nagutom, pero parang nagutom kami bigla. Parang natakam kami bigla sa karning halaw. Yun yung nasa isip ko ng mga oras na yun. Nararamdaman na namin lahat yung bagay na yun. Pero hindi namin mapigilan mag-inom. Kadahimas mabae sa hita ko, nakikitili ako. Pakiramdam ko, makikita ko ang langit. Nang medyo lasing na kami, sakala nagpakilala ang babae. Felisa daw ang pangalan niya. Malakas na yung loob namin noon. Nakainom na kasi. Kaya kung saan saan nakarating yung kamay namin, sila Rico nga. Nakahawak na sa yoga. Mga bantang alas 9, tumigil na kami sa pag-iinom. Pumayag naman si Felisa. Pero isa-isa niya kami tinala sa loob. Sabi niya, paliligayahin niya raw kami lahat. E di na-excite kami lalo. Ang una niya pong dinala sa loob, si Larico. Ang tagal nila sa loob. Narinig namin si Larico na sumigaw. Pero inakala lang namin na parte yun ang pagpapaligay ni Felisa. Kaya yun, binaliwala na lang po namin. Matapos na kang halos 10 minuto, lumabas si Felisa. Si Jola naman yung inaya niya. Tatlo na lang kami sa labas. Ako, si Papi at si Franco. Napansin ko na medyo inaantok na si Papi. Si Franco naman, nakatungo na sa lamesa. Maya-maya, narinig ulit namin nun na sumigaw si Jolan. Pero sa pagkakataong yun, humingi siya ng tulong. Pero, tinawanan lang namin siya ni Papi. Si Jolan kasi talagang takot sa babae. Ibig kong sabihin, pagdating sa babae, wala siyang diskarte. Torpe. Inisip namin na baka pinakitaan siya ng bundok at hiyas. Hindi niya kinaya at hindi alam ang gagawin. Para kaming tanga ni Papi. Tawal ng tawa. Maya-maya, naglagay pa lang din si Papi sa baso. Tig-isa kami. Huling shot na sana namin yun. Pero kinuha na naman ni Papi yung kalamansi sa bulsa niya. Gusto talaga niyang itara yung lasa ng gin. Kapag may kalamansi, pinatakan niya yung baso niya. Mahilo-hilo na talaga kami noon, Sir Paula. Pero nakita pa namin na biglang nagbago yung alak. Naging kulay pula po. Namulagat yung mga mata namin kasi akala namin nananaginip na kami. Sinawsaw pa namin yung daliri namin. Pulang-pula talaga. At hindi lang basta pula kasi naamoy namin na parang dugo yun. Naging dugo po yung alak ng pataka ni Papi na kalamansi. Siyempre po, nagulat kami sa nakita namin. Lasing na kami noon. Pero alam namin na hindi normal ang nakita namin.
napatayo kami ni Papi noon. Gusto na sana namin umuwi na. Pero dahil hindi na namin kaya maglakad ng tuwid, natumba kami. Ang huli namin nakita bago kami mawala ng malay, yung mukha ni Felisa, nakangiti sa amin. Parang antagal namin nakatulog noon. Nagising kami, madilim pa rin sa labas. Nasisilip kasi namin yung bintana. Tatayo sana ako, pero namalayan ko na lang na nakatali pa rin paan namin sa upuan. Magkakatabi kaming lima. Nang magising ako, natatanata na sila. Nakabusal din yung bibig namin, kaya hindi kami makasigaw. Maya-maya lang, lumabas si Felisa. Nakasuot siya ng manipis sa damit, nakapalda, bagong ligo siya. Sabi niya sa amin, huwag daw kami mag-alala, kasi wala naman daw siyang gagawing masama sa amin. Huminahon kami na kaunti noon, kasi akala namin, nagsasabi siya ng totoo. Gusto sana naming itanong kung bakit naging dugo yung alak, pero ayaw niyang tanggalin yung busal namin. Sabi niya, panuorin lang daw namin siya. Naglakad siya sa harap namin habang hinahaplos isa-isa yung pisngi namin. Sila Rico yung pinakatuwan-tuwa sa nangyayari, pero nagkatinginan kami ni Papi noon. May nararamdaman na kasi kaming hindi tama sa babae. Mga ilang minuto lang, lumuhod sa harapan ko sa Felisa. Hinihimas niya yung hita ko. Siyempre nakikiliti po ako doon. Medyo masarap, pero kinakabahan pa rin ako. Hindi nagtagal, unti-unti niyang inilis yung pangitaas niya. Parang nakakita ng anghel si Larico. Laway na laway at gustong makawala sa pagkakagapos. Kahit kami nagulat din, kasi nakakita kami ng dalawang bulkang mayon. Medyo hindi pa rin nawawala sa isip namin na baka may ginagawang hindi taming babae. Naging mapagmasidla kami. Una niyang niromansa si Larico. Pero maya-maya lang po, tumayo na siya sa harapan namin. Sabi niya, magpapakilala na raw siya kung sino raw ba talaga siya. Dito na po kami naging balser, Paul. Hindi namin inakala na yung babaeng ubod na ganda, iisa palang halimaw. Biglang nagbagong anyo niya. Hindi namin matukoy kung aswang ba siya o taong lobo. Yung ulo niya po kasi, pang aso. Tapos yung katawan, pang tao pero merong buntot. Mahaba yung kuko. Maitim yung buong katawan. Sigawan kami ng sigawan. Kahit nakabusal pa kami. Punyeta, naihiya ko sa shoot sa sobrang takot. Nung oras na yun, niisip ko na gagawin niya kaming pulutan. Iyakan na rin yung mga kasama ko. Pero si Larico, parang wala lang sa kanya. Tuwang-tuwa pa rin siya. Parang sa paningin niya, maganda pa rin si Felisa. Hindi namin alam kung paano kami makakatakas noon. Kaya pinilit na lang namin sumigaw kahit mahirap. Kakapiglas namin, natumba na kami sa upuan. Kita namin na unang dinakma ni Felisa si Franco. Inalista rin niya sa pagkakatali yun. Nasa aktong sasakmalin niya na si Franco. Pero, nagawa pang sipain ni Franco si Felisa sa pagitan ng mga hita. Napasigaw nga si Franco noon eh. Ang sabi niya, "Tang ina! May itlog mga pre!" Gusto ko sanang tumawa. Kaso, wala ng oras. Sa ginawa niyo ni Franco, namilipit sa sakit si Felisa. Sinamantala niya ang pagkakataon na yun para kalagan kami. Kaso, wala lang sapat na oras. Nakabalik na kasi ng normal si Felisa. Ang ginawa na lang ni Franco, tumakbo siya palabas. Nangingi siya ng tulong. Nakabalik naman agad siya at may mga kasama na. Tumakbo paloy si Felisa. Kita pa nga namin siya na parang naging aso sa bilumuntag doon sa bintana. Agad din naman kami kinalagay ng mga rumirescue. Pagkatapos nun, may kumausap na lalaki. Hindi naman siya albularyo, pero mukhang marami siyang alam. Sinabi niya sa amin na aswang daw yung mga babae. Yung pinainom daw sa amin na alak, duguro talaga ng tao yun. Pero hindi daw namin nakakita kasi sabulag daw yun. Lalabas ng doon tunay na anyo noon kapag napatakan ng kalamansi.
Kaya pala ganun po yung nangyari. Yung tugo daw na yun, para daw gayuma. Kumbaga kahit daw magpalit ng anyo si Felisa, kapag umapekto daw yung gayuma, makikita mo pa rin si Felisa bilang maganda. Kahit ang totoong anyo, ihali mo na. Ganun daw ang nangyari kay Larico. Kasi sa kanya lang tumalaba. Pagkatapos nun, umuwi na lang din kami. Ilang araw kami nagmukmok. Trauma ang inabot namin dahil sa katangahan. Mabuti na lang din nawala yung gayuma kay Larico. Kasi ilang araw din niyang hinahanap si Felisa. Mas lalo kaming nabahala nun. Kasi kamag-anak pala ni Felisa, yung mayamang pamilya sa barangay na iyon. Pero tinatanggi na mayamang pamilya na yun, ni Aswang sila. Pinalabas sila na gumagawa lang kami ng kwento. Siyempre dahil mayaman at mapera sila, sila ang pinaniniwalaan ng mga taga doon. Habang kami, nagmukhang tanga lang. Ilang araw matapos namin malaman yun, natagpuan naman pati ang lalaki na kausap namin. Hinala namin, baka pinatay siya ng pamilya ni Felisa. O baka si Felisa lang din ang may gawa noon. Nagkanya-kanya na kaming tago noon. Mali yata kami ng binangga. Ako, pumunta ng Sorsogon. Sila nag-iba na rin ng probinsya. Pagkatapos noon, hindi na po kami bumalik ng Batangas. Nakakatakot na bumalik doon. Hanggang ngayon, nabalitaan ko kasi, hanggang sa panahong to, nandun pa rin ang pamilya ni Felisa. O baka nga maging siya, ay buhay pa rin. Safe naman kami ngayon. Nananahimik na lang din. Nagpadala lang ako ng sulat para maging aware ng iba. Ingat kayo guys. Huwag kayo masyadong magpapadala sa mga magagandang itsura. Baka mamaya pala niyan. Aswang pala yun. At ang mas masama pa, paklapang aswang. Thank you.